po yung second word, communion. Ano po ba ang ibig sabihin ng communion? Siguro po narinig natin yung communion. Ang automatic na papasok sa ating isipan yung pagtanggap ng katawan ng Diyos. Pag sinabi natin communion, pakikiisa. Kaya nga po communion, pakikiisa. That is why, mahalaga ang pagkakaroon ng community ng sinasamahan, kapatid. Hello. Amen. Hello. Magiging Panginoong Jesus, kapatid, hindi dumating na mag-isa sa mundo. Meron siyang family. Hello. Nariyan si St. Joseph. Nariyan ang ating inang Maria bilang kanyang family. So mahalaga yung tawag po natin yung communion. Communion in the community. Isa sa nagpapalago ng ating pananampalataya ay yung tinatawag po natin spiritual family natin. Tanungin mo yung katabi mo, meron ka bang spiritual family? Nawang spiritual na family. Ano kaya ang sagot niya? Amen. Sabihin mo sa kanya, nawa, nawa, kasama ako doon. Kasama ako doon. Bakit daw? Kasi sa pamamagitan ng communion, in this community or in every community, natutulungan tayo ng mag-usap pananampalataya. Bakit? Alam natin may nananalangin para sa atin. Meron nagbibigay sa atin ang payo. Meron nagtutuwid sa atin. Meron tayo nakukuhang magandang example. Amen po ba? Nakakasunod po tayo. Amen. So ito ang second word natin, yung communion. At ang pangatlo po, ayan, pangatlo, sabi sa Mark chapter 9, the Father instantly cried out, I do believe, but help me overcome my unbelief. Ito po yung third last word natin. Napapaulan ang ating pananampalataya, napapayabang ang ating pananampalataya kung tayo ay marunong panalangin. Amen. Tayo ay marunong magdasal sa ating Panginoon. Kapatid, sa pinagdadaanan natin sa ating buhay sa ngayon, minsan, pinanghihinaan tayo. Nawawalan tayo ng pananampalataya. This is the same thing, same prayer na dapat natin dasalin sa ating buhay kapag tayo ay pinanghihinaan. Lord, I want to believe. Lord, I believe. Help me overcome my unbelief. Yung ating po pananalangin. Tanungin mo ngayon yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, marunong ka bang magdasal? Ano pa yung sagot niya? Amen! Salamat naman sa Panginoon. Marunong tayo magdasal. Ano po kapatid? Lifestyle lang po natin yan. Ang pagdarasal po ay hindi lang sabihin po natin ginagawa natin kapag boring tayo. Kapag bored tayo, buhay po natin yan. Buhay natin ang pananalangin sa Panginoon. Pangalawa, ano po, ang pinadalisay na pag-ibig. Tanungin mo ulit yung katabi mo, dalisay ba? Dalisay ba? Ang pagmamahal mo. Ang pagmamahal mo. Ano kaya ang sagot niya? Ayan, pagninilaya natin, ano po, pinadalisay na pag-ibig. Ibig sabihin, purify, nilinis, ginawang ganap na pagmamahal at pag-ibig sa ating kapwa at sa ating Panginoon. So meron niyang tanong, ano? Paano ba ang magmahal? Paano ba ang magmahal? Lagi na lang nasasaktan. Paano ba ang magmahal? Ano po? Ang nagpakita sa atin ng magandang example kung paano ba talaga ang magmahal, walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Kasi sabi nga sa John, ano, chapter 3, verse 16, that for God so loved the world, He gave His only begotten Son. So pag ninilayan po natin, ano, paano ba mapapadalisay ang pagmamahal natin sa ating kapwa at sa ating Panginoon? Ito po yung ilang kategorya kung paano at makakatulong po sa atin. Ano po? Una, yung pagmamahal na handang magsakripisyo. Tanungin mo yung katabi mo, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Ano kayang sagot niya? Ayan, kayo yung bina. Tanungin mo ulit siya, handa ka ba magsakripisyo? Handa ka ba magsakripisyo? Ano kayang sagot niya? Alam, pati na lang. Depende. Ayan na. Pwede, brother, pero depende. Ano po? So, ano ba yung mga bagay na isinasacrifice natin for the sake of love? Para sa pagmamahal sa ating kapwa. Actually, maraming bagay. Sa pagmamahal natin, isinasacrifice natin ang pride natin. Sinasacrifice natin ang pride natin. Bakit? Kasi minsan may prinsipyo tayo, ayaw mo magpasuyo, bahala ka sa buhay. Pero dahil imahal natin yung tao, kahit nagpapakipot yan, susuyuhin. So, paano paraan pa? One great sacrifice na ginagawa ng mga magulang. Kumakayod na kumakayod para sa kinabukasan ng kanilang mga anak.
isusubo na lang. Isinubo na ba? Tibigil lang. Isusubo na lang, ibibigay pa sa mga anak. That is a sacrifice, kapatid. Na po. So, pinapadalisay ng Panginoon ng pagmamahal ng bawat isa po sa atin sa pagtuturo ng Panginoon. Ano po? Na sa pagmamahal, kailangan nating mag-sakripisyo. Amen. Kailangan natin mag-offer ng sacrifice. And the greatest sacrifice na pwede nating ibigay sa Panginoon ay walang iba kundi ang ating buhay. Amen. Ang ating pangarap. Bakit? Kasi kapatid, ang dapat masunod sa buhay natin ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban natin. That is already a sacrifice. Kasi meron tayong mga pangarap eh. Tanongin mo yung katabi mo, may pangarap ka ba? Ano kaya ang sagot niya? Siyempre, marami. Marami tayong pangarap. Pero kapag nagtiwala ka at nanampalataya ka sa Panginoon, isusubo mo sa kanya yung mga gusto mo, yung mga pangarap mo, at hahayaan mo siya ang bagay sa buhay mo. That is an act of love. Ang pagmamahal na po na handang mag-sakripisyo. Pangalawa, ang pagmamahal na handang maglingkod. Yan. So, hindi lang magsasakripisyo kundi paglilingkod. Sa pagmamahal ng ating Panginoon, makikita po ninyo, that is the washing of the feet. Noong una pala, alam ng Panginoon kung sino magkakadalo sa Kanya. Alam ng Panginoon kung sino magbibetray sa Kanya. Alam ng Panginoon sa Pedro, itatakwa siya ng 3 beses bago tumilang ang mano. Pero sa kabila noon, pinaglingkuran pa rin niya ang kanyang mga alagad. Yun ang dalisay na pagmamahal. Kahit minsan matigas ang ulo ng iyong asawa, handa mo ba rin paglingkuran? Kahit na minsan matigas ang ulo ng kapatid mo, handa mo ba rin tulungan at paglingkuran? Kahit na minsan matigas ang ulo ng kapwa mo lingkod, handa mo tulungan at paglingkuran? Diyan po, dinadalisan ng Panginoon ang pagmamahal. Tapigin mo yung puso mo. Sabi sa kanya puso, handa ka ba na magsakripisyo at maglingkod? Ano po ang sagot? Amen! Nawa, totoo ang ating pagkakibin ito. At ang pangatlo po, ayan, ang pagmamahal hanggang sumunod at pasakop. Sumunod sa ating Panginoon at magpasakop sa Kanya. At ang pangatlo, dito na po tayo magtatapos dahil nag-extend na po tayo ng time account favor, pinagtibay na pagkakaisa. Sa kahit anong organization kapatid, mayroon na